At dumako naman tayo sa balitang PBBM, mga kapatid, no? Ito mula sa channel ni Sa Iyong Araw, yan. Si PBBM lang daw ang naglakas loob sa ASEAN na pagsabihan ang Russia, Ukraine at North Korea. Uy, at nakikita ko nga rito sa thumbnail, lumabas ang pagkatigre ni PBBM. The three of you must stop or else, sabi nga doon sa thumbnail, mga kapatid. Well, eto nga ating panonoorin. Bibigyan natin ng reaction video, komento, opinion. Pero bago yan, huwag mo nga kalimutan na mag-subscribe kaya Sa Iyong Araw, yan mga kapatid. At syempre, kung trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo nga kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. PBBM, pinagalitan at inutusan pa si Putin at Volodymyr. Naitigil na ang napakatagal na digmaan between Russia at Ukraine. Ooh. Dahil apektado na ang buong mundo, maging ang ating bansa. Ano ang nag-udyok sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pagalitan ang superpower na Russia at ang kinatatakutang si Putin? Kayo na rin si Volodymyr. Mm-hmm. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Lumabas ang pagkatigre. Tignan nga natin, panoorin nga natin to. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanawagan sa magkabilang partido ng Russia at Ukraine na resolbahin sa mapayapang paraan ng kanilang sigalot. Ito ang intervention ng Pangulo sa 41st ASEAN Summit Retreat Session sa Cambodia. Ang kakulangan ng supply ng langis sa iba't ibang bansa, mm-hmm, ay nagresulta nga sa malawakang inflation at pagtaas ng bilihin sa lahat ng merkado sa buong mundo, mm-hmm, dahil sa hindi tumitigil ang gera sa Russia at Ukraine. Ang bansang Ukraine at Russia ay ang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Kung ating at speaking of langis, mga kapatid, no? Eto mga tol, no? Sa lahat ng mga gusto mag-start ng negosyo, lalong-lalo na, no, sa mga ready to invest na for good, mga kapatid, napakagandang investment. Eto mga tol, no? Alam naman natin kapag pinag-uusapan na gasoline station, talagang maabot yan ng mga 10 to 20 million, mga ganyan ang halaga niya, no. Pero eto mga kapatid, napakamura lang nito. Magkakaroon ka na ng yung mini gasoline station, mga kapatid. Yan yung number sa ibaba, no. Viber or WhatsApp, pwede niyo tawagan, mga tol. Yan, magkakaroon na kayo ng mini gasoline station. Napaka-importante, mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ng gasoline station. At alam nyo naman, kay magmahal man yan, ay kay magmura man ang presyo niyan, talaga binibili yan ng tao, mga tol. No, binibili talaga yan. No choice, kailangan eh. Kaya ito yung mga negosyong hindi mo na kailangan pang i-alok, hindi mo na kailangan pang tawag dito, i-market pa, dahil talagang kusang pupuntahan ka ng tao para magpagasolina sa iyo, no. Napakagandang negosyo, napakagandang investment. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ganitong klaseng negosyo, message mo lamang yan para makapag-inquire ka. And soon, gagawa tayo ng isang solo vlog, solo para magawa natin ng vlog itong mismong company na to, mga tol. At magkaroon kayo ng idea, mag-i-interview tayo ng mga kaibigan natin na nakapagsimula na. Alright, so balik tayo sa ating pinapanood, mga tol. Ukraine at Russia ay ang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Kung ating matatandaan, pinagtangkaang sakupin ng Russia ang Ukraine. Mm-hmm. Bagamat sinusubukan nilang resolbahan ito, ang dalawang bansang ito ay umabot na ang epekto sa paglikas ng libo-libong Ukrainian sa bansang Ukraine. Ilan ding mga kababayan nating Pilipino ang hanggang ngayon ay ipit pa rin sa bansang Ukraine, mm-hmm, at patuloy na humihingi ng saklolo mula sa ating pamahalaan. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Energy na naitala noong ika-22 ng Marso, ay tumaas na ng halos 14.90, samantalang 19.20 pesos ang itinaas ng diesel at gayon din 6.35 pesos sa kerosene. Mm-hmm. At yan nga, natalakay natin sa nakaraang natin topic na napakalaking factor ang impluensya ng langis sa pagtaas ng mga bilihin sa lahat ng merkado sa mundo. Ang bawat paggalaw sa presyo nito ay siya namang nakakaapekto sa industriya ng transportasyon, heating at manufacturing na ilang mga malalaking mga sektor sa ating ekonomiya. At nakakagulat nga ang ginawa ni PBBM sa ASEAN Summit dahil in-address ni PBBM mismo si Putin at Volodymyr. At dito makikita natin ang panawagan ni PBBM sa Russia at Ukraine upang resolbahin na at itigil na ang gera
sa kanilang pagitan dahil napakarami ng mga bansa ang nadadamay. Ika pa ng ating Pangulo, we are also concerned with the severe and disruptive international economic ramifications of this ongoing conflict, particularly on global food and energy security and commodity supply chains. At matapos nga nito, ay sumunod naman ang panawagan ni PBBM sa Democratic People's Republic of Korea o DPRK, kabilang na dito ang isyu sa nuclear threat na naganap sa Korea dahil ito sa paglabag o hindi pagsunod sa United Nations Security Council Resolutions ng bansang North Korea. At kamakailan lamang sa ulat sa balita ang pagpapakawala ng mahigit 23 missiles ng North Korea na ikinugulat ng mga leaders sa buong mundo na nagpasiklab ng alarma sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. At kung ating makikita, mga kaibigan, tila baga parang isang United States na napakalaking bansa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung makapag-utos sa malalaking mga bansa katulad na lamang ng Russia, Ukraine at North Korea. Hindi kaya talagang kinikilala ng buong mundo ang ating Pangulo na siya ay makapangyarihan? Ngunit nalalaman natin, mga kaibigan, na ang ating Pangulo ay talagang concerned lang sa ating mga Pilipino sapagkat siya ay may boses na nakasentro sa pagpapalawig ng kapayapaan sa buong mundo. Well, may karapatan din naman talaga si PBBM magsalita, di ba? As a leader of a country, mga kapatid, syempre concerned siya sa nangyayari at affected kasi ang kanyang bansa, mga tol, sa mga nangyayaring kaguluhan. So hindi naman parang pinagalitan, no? Kumbaga parang pinakiusapan lang. Naitigil niyo na yan kasi ganito yung naapektuhan ni pati buong mundo sa ginagawa ninyo, eh, no? Mga ganun. Pero nakakabilib, no? Kung sa lahat ng mga bansang umaten dito, sa lahat ng mga leaders ng iba't ibang bansang umaten dito, at siya lang yung nagsalita ng ganun, mga tol, eh may kita mo talaga, mga tol, yung pagiging isang leader. Kasi kapag ang leader, walang imik, mahina yun, no? Kailangan talaga umiimik ka, no? Wala kang pakialam kung sino man yung pinagsasabihan mo. Basta alam mo pag nasa tama ka at nasa ano yung pinaglalaban mo, yung sinasabi mo, eh paninindigan mo talaga, no? Mausay. Good job. Kaya nga naman bilib na bilib ang mga ibang mga nasyon sa mga nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lang ang naglakas ng loob na pagsabihan ang Ukraine. Yan, isa sa mga nakakabilib, mga tol, kung siya lang yung naglakas ng loob, kung siya lang talaga yung nagsalita doon sa ASEAN, mga kapatid, ay mapapabilib talaga yung ibang leader. Siguro yung ibang leader, sasabihin ko ba o hindi? Huwag naman, nahimik na lang ako. Bahala sila dyan, di ba? Pero siya, since ang iniisip niya, mga kapatid, ay yung kalagayan ng kanyang bansa na naapektuhan, di ba? Pagmahal ng langis, pagmahal ng krudo, apektado talaga ang bawat Pilipino, mga tol, dahil dyan nagkakaroon kasi ng domino effect at lumataas at nagmamahal din ang mga presyo ng mga bilihin. Pero ang sahod din naman nagtataas, mga tol, 'di ba? Ay talagang nagsalita, mga tol, ang ating presidente, 'no? 'Di ba? Dapat doon pala magpasalamat na tayo, eh, dahil meron tayong leader na talagang willing, 'no? Willing makipagdiskusyon para sa ating lahat, 'no? Russia at North Korea na itigil na ang kanilang ginagawa na naghuhudyat ng malaking digmaan sa buong mundo. At purihin ang Diyos dahil sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. Well, hindi naman tayo nag-expect na dahil nagsalita si PBBM ng ganun, eh matatameme yung mga bansang tinutukoy niya o pinagsasabihan niya at hihinto na lang talaga sila. No? Hindi naman tayo nag-expect na ganun, na dahil sinabi ni PBBM yun, tatahimik si Putin. O sige na nga, hindi na nga po, sorry na. Diba? Hindi naman ganun, mga kapatid, hindi ganun ka, ano yun. In reality, no, hindi ganun ang sistema. No? Pero, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng isang leader na willing to stand up, no? To stand. At kung ating makikita, mga kaibigan, kung walang gagawin ang mga leader sa iba't ibang dako ng mundo, ay talaga namang hahantong ito sa ikatlong pandaigdigang digmaan. At kasama nito, magwawakas na ang ating mundo. Dahil ang mga gulong hindi naayos ay palala ng palala at nagpapahirap sa ating mundo. Lalong-lalo na sa mga mamamayan sa iba't ibang dako ng ating planeta. Ilan lamang ito sa mga nakaakdang propesiya at senyales sa Biblia na unti-unti nang lumilinaw na magkakaroon at magsisilitawan ang madigmaan sa iba't ibang dako ng mundo na binabanggit pa
sa Mateo 24. Kung kaya naman pati ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay inihayag ang kanyang damdamin na tapusin na at resolbahin na ang mga sigalot ng mga iba't ibang nasyon upang maiwasan ang mas malala at madugong labanan ng bawat bansa. Matuto tayong magpatawad, mga kaibigan, at mahalin ang ating kapwa. Wow. Ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay isang malaking paalala upang ma-exercise natin ang pagpapakumbaba at pagpapatawad at ayusin ang mga hidwaan sa mas maayos na paraan. Dahil ang gera, kahit kailan, ay walang dulot na maganda para resolbahin ang isang pagtatalo. Mm-hmm. At dahil sa maayos na pakikipag-usap at kaparaanan, ay mas nasisigurado tayo na magiging mas maayos ang resulta nito dahil magdudulot ito ng isang win-win conflict resolution. Mm-hmm. At pati ang ekonomiya ng bawat bansa ay lalago rin. Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mm-hmm. Tunay nga, mga kaibigan, mapalad ang hindi nang-aaway at mapalad, mga kaibigan, ang nagre-resolba ng mga alitan na katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ay may ugaling mapagpayapa na kahit na siya ay binabatikos ng kanyang mga kalaban, ay wala tayong narinig sa ating Pangulo na kahit na isang salita na naging hudyat ng mas malalang gulo sa mga bumabatikos sa kanya. Kaya nga naman, makikita natin na ang ating Pangulo ay isang modelo sapagkat in-apply niya ang kanyang pagiging mapagpayapa sa mas malaking stage, ang world stage. Ipinakita niya sa buong mundo ang ugali ng isang tunay na Kristiyanong Pilipino. Kaya nga naman, mga kaibigan, maging ehemplo nawa ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ang pagiging mapagpayapa. Yan. Na katulad ng ating Panginoong Hesus na siya ay pumunta dito sa lupa. Mm-hmm. Ipinakita niya ang tunay na karakter ng kanyang ama, ang pagiging mahinahon, mabait, at may pusong tunay na umiibig sa kapwa at may mapagpayapang karakter. Kaya nga naman, mga kaibigan, tayo ay humiling ng tulong sa ating Panginoon na bigyan tayo araw-araw ng mapagpayapa na puso. Purihin ang Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Yan ang isang napakagandang blessing na maaari mong matanggap, mga tol. Yung kapayapaan, peace of mind, mga tol. Peace of heart, no? Peace of heart ang putik. No, kapayapaan sa puso at isip, no? Kasi marami mga tao, mga tol, na oo, anda dyan, kumikita sila ng malaki, napakarami nilang pera. Pero wala silang kapayapaan ng isip, mga tol, di ba? Araw-araw stress sila, araw-araw, tawag dito, na hindi nila alam kung ano gagawin nila, di ba? Wala na silang kapayapaan sa isip nila, di ba? Nadidepress na sila. Diba? Samantalang yung iba naman, nasakto lang yung kinikita, sakto, may pamilya, masaya, diba? Nakagawang ngumiti, walang iniisip na kung ano-ano mga bagay. Mas may blessings pa yon, mga tol. Mas may blessing pang tinatanggap yon kaysa sa mga mayayaman na sa material na bagay pero nangangamba naman sa buhay niya, may sakit, diba? Diba? Alam yon. Kaya talagang napaka maganda rin, mga tol. Nakakatulong din sa mental health natin yung wala tayong galit, no? Wala tayong kaaway, wala tayong kasamaan ng loob, 'di ba? Lahat kaibigan natin, napakaganda mga bagay, mga ganyan, no? So ano masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? All right, mga kapatid, bago tayo magtapos, konting shout out lang tayo sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video natin. Shout out kay Corpin Lenny. Support for Sir General Bantag. We pray for them. Bantag. Oh, we pray for them. Bantag and them. Alright, shout out din kay Nora Valenzuela. We stand for Sir Bantag for his hardworking and believed compound. Yan. Shout out din kay Norma San Pedro. We are for General Bantag. Mas totoo at galing sa puso ang sinasabi. Alright, shout out din kay Elvie Romano. Shout out kay Emma B. Shout out kay James. Kay Gerald Castillo, kay Mang Tivan, Tivan, kay Trump Adna, yan, at kay Baby Martin. Alright, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Shoutout sa mga hindi ko pa na-shoutout, no? Shoutout sa inyong lahat at happy birthday sa lahat may birthday. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!